Tropa, ito na po yung ating crispy ulo na ating pong in-oven kanina sa inyo nakikita. Very crispy po siya. Hindi po sunog yung dulo, yung dulo ng kanyang ulo. Hintay nga, hindi rin po sunog dahil binalutan natin ng foil. At nyo po nakikita, super crispy po siya. Ayan o, maririnig nyo po yan. Hello po mga katropa, welcome again sa Chef Gil Kitchen. Kung bago ka sa channel ko, please huwag nyo pong kalimutan mag-like, subscribe, at pakipindot na rin po ng bell icon sa ilalim po ng inyong mga screen para updated po kayo palagi kung may mga bago pong upload ng mga bagong videos. For today's episode, naghanda po ako ng isang masarap na recipe na pwedeng-pwede po natin ihanda sa New Year. Magluluto po tayo ng roasted pig's head using oven o tinatawag nilang lechon ulo ng baboy. So, hindi nyo na po kailangan lumabas o bumili sa mga sikat na restaurant o bumili ng luto. Bumili lang po kayo ng ulo ng baboy at sundan nyo po yung ating gagawin for today's episode dahil makakabuo po kayo ng malutong, masarap na lechon ulo. So, without further ado mga katropa, pasok na po tayo sa aking kusina. Hello po mga katropa, welcome again sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, isang requested recipe ang gusto ko pong i-share sa inyo. Ito po isang request ng aking masugid na subscriber. Ang tanong po niya ay kung paano daw po maglitsyon ng ulo at kung paano ito gawing malutong using oven. At angkop na angkop po ito dahil malapit na po mag-New Year, pwede nyo po ito ihanda sa inyong hapagkainan bago po maghiwalay yung taon. So mga katropa, hindi na po kailangan mag-order po kayo sa mga mamahaling restaurant. Bumili lang po kayo ng baboy at sundan nyo lang po itong aking gagawin at sigurado pong makakalitsyon po kayo ng malutong at masarap na lechon ulo. At bago natin ito pakuluan mga katropa, kailangan po linisan po natin, hugasan po natin ng maigi yung ating forkhead at tanggalin po natin yung mga excess na balayibo using razor dahil minsan po ay may naiiwan pong mga maliliit na balahibo para malinis po siya tingnan. And then sa isang malalim na kaserola, maglagay lang po tayo ng tubig. So mas paganda po na nakasubmerge po yung ating forkhead para evenly po yung kanyang pagkakaluto. So maglagay po tayo ng sibuyas, bawang, celery, pamintang buo, bay leaf, at asin. At konting sugar po kung hindi po kayo gumagamit ng bichen. Tikman nyo po yan at mas maganda po medyo maalat-alat ng konti para mapenetrate po ng salt yung ating forkhead. So mga katropa, after 30 minutes na pagpapakulo natin, simmer lang po yung ginawa natin. Binaliktad ko po ito para yung upper part naman po yung maluto. Since hindi po siya nakasubmerge sa tubig, so kailangan po natin itong baliktarin. So mas maganda, as I said before, na mas maganda po, mas malaking kaserola yung inyong gamitin para evenly po yung kanyang pagkakaluto. So tingnan nyo lang po yung balat, tusukin nyo lang po yan ng tinidor, kailangan po mayroon po siyang stopping point na hindi po talaga siyang malambot para po maganda po ang result ng ating pag-oven mamaya. So after 30 minutes na pagpapakulo sa kabilang side, I think okay na po yung ating forkhead. So kailangan po ako natin itong overcook para hindi po malamog at masira yung balat para maging maganda po yung result ng ating pag-o-open. So be careful po mga katropa sa pagtanggal nito. Sometimes po ito po ay dumudulas. So tanggalin po natin. At pwede nyo po i-reserve yung soup stock nito para sa inyong future na pagluluto. At ito na po mga katropa yung ating forkhead. Ito po yung ating palalamigin completely. At mas maganda po ilagay po natin ito sa freezer para lalo pong malutong yung ating pag-o-oven namaya. Okay? 2 hours later. So mga katropa, ito na po yung ating forkhead. After 3 hours, nilagay ko po ito sa freezer para lalo pong maging malutong. Yan po isang technique para po maging malutong po lalo yung inyong ino-oven. Now na po, pag gumagamit po kayo ng liyempo or itong forkhead.
So, ito po ay hindi masyadong lamog at hindi po siya overcooked. As I said before, ang focus lang po ng ating pong pagpapakulo kanina para maluto po yung loob ng ating baboy. So, para hindi po siya maging hilaw. So, ang gagawin natin dito, after po na tuyong-tuyo na po siya, papahiran na po natin ito ng pampapula. So, ito po yung aking technique, soy sauce. Yung iba naman po ay gumagamit po ng Sprite, o yung iba naman gumagamit ng gatas para maging mapula po yung kanilang lechon. Sa akin po, typical na toyo lang ang aking pinapahid. So, ipahid na po natin ito sa ating pork head. So, yung soy sauce, yan na rin po ang magbibigay na rin po siya ng serve as flavor enhancer since ang toyo po ay mayroon pong lasa, okay? So, hindi na po kailangan mag-apply pa po kayo or maglagay pa po kayo ng iba't ibang uri na pampapula, okay? Yung toyo lang po, believe me, ito po ay maraming gumagamit nito. So, tested ko na po ito at magiging masarap din po yung ating lechon pag pinahiran po natin ng toyo. So, babalik na rin po natin and then yung remaining po na toyo, pwede po natin ilagay sa lower part para manuot po sa loob kasi mayroon po siyang mga butas po dyan sa loob para manuot po yung lasa ng tuyo sa ating pork head. So most na problema po natin pag nag-open po tayo ng ulo ay nasusunog po yung nose tip kasi yan po ay dumidikit sa itaas po na portion ng ating oven. Ganun din po yung tenga, ito po ay nasusunog. So yung isang technique po para hindi po siya masunog ay balutan po natin ng foil. Lagyan po natin ng foil yung nose tip, yung pinakaulo. Yan po yung magiging protection niya po kahit po dumikit po yan doon sa coil ng ating oven sa upper part. And then lagyan din po natin yung dalawang tenga para magkaroon po siya ng protection. And then after po, bago po siya maluto, pwede na po natin tanggalin yan para maging crispy na rin po siya. Po, kailangan po nasa later part na po natin yan tanggalin para hindi po masunog yung nose tip at yung dalawang tenga ng ating pork head. So, after po ng mga 2 hours, pwede na po natin tanggalin to, okay? Para po maluto naman po siya kasi pag inayaan na po natin to na hindi po natin tananggal yung foil, ay hindi naman po siya mag-crispy. So, diskarte ko po dito, isalang ko po muna itong baboy natin, pork head, for about 2 hours, 220 degrees centigrade. Of course, i-monitor nyo rin po yan kasi hindi naman po pare-pareho yung init po ng mga conventional oven. Iba-iba po kasi ang init po ng ginagamit ating oven. So, it's better po na i-monitor din po natin, silip-silipin po natin para makita nyo po. So, sa tingin nyo po na medyo nag-brown na po siya, and then pwede nyo na po tanggalin itong nilagay natin na foil, aluminum foil, para po ito naman po ang part at yung tenga niya yung maluluto. So, ipasok na po natin ito sa oven and let's see po, bibisita, ipapakita ko po sa inyo after po na siya na maluto. Okay? Isalang na po natin sa oven, yan po yung aking oven. So, dito po natin isalang sa ilalim. So, sinip ko po ng about 230 degrees Celsius yung ating init. Okay? So, nasa 192 pa lang siya. So, mag-i-increase na po yan. So, mga katropa, after 1 hour and a half, tingnan po natin yung ating pork head. So, itong isang oras kalahati na pag-o-oven and 220 degrees Celsius. Hindi ko pa alam kung nakikita nyo po yan. So, medyo nag-brown na po siya ng konti. After po na medyo mag-brown na po siya, pwede na po natin i-decrease ang ating heat. From 220 degrees Celsius, ibaba po natin ng 190. Okay, until po na makuha po natin yung gusto po nating kulay at crispiness po ng kanyang balat. So, medyo sa ngayon, magunti-unti na po siya mag-crispy, okay, para hindi po siya masunog. Pasensya na po kayo mga katropa, this is a 15-year-old oven, kaya medyo luma na po. Papa, ito na po yung ating crispy ulo na ating pong in-oven kanina. So, yun yung nakikita. Very crispy po siya. Hindi po sunog yung dulo, yung dulo ng kanyang ulo. Yung tenga, hindi rin po sunog dahil binalutan natin ng foil. At pag nyo po nakikita, super crispy po siya. Ayan o, maririnig nyo po yan. At, ikot po natin. Ayan. Oh my God!
po natin dito mga katropa is sinalang po natin ng 220 degrees Celsius. And then after po ng 1.5 hours, binaba po natin sa 200 hanggang 190. So kailangan po, check nyo rin po yung temperature ng inyong oven para makuha nyo po yung desired nyo po na pagkakaluto sa kanya. So, yan na po mga katropa. Sana po nag-enjoy po kayo at sana po nakapagbigay po ako ng konting idea sa inyo kung paano po gumawa po ng lechon ulo ng baboy. So, very simple lang po. Hindi na po kailangan umorder po kayo sa mga restaurant ng lechon ulo. Dahil ito po ay sobrang mahal, kayang-kaya nyo po itong gawin sa inyong bahay as long po na mayroon po kayong oven. So, this is Chef Angel. Sana po, nag-enjoy po kayo. God bless. And ingat kayo palagi.